Maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta po tayong muli? Nawa po ay may kasiglahan tayo sa pagising, lalo na sa mga papasok po ng trabaho. Sa mga nasa tahanan naman po na may mga karamdaman, nawa po mapanibago ang inyong malakas at igawad sa inyo ng Panginoon ang kagalingan at pag-asa. Masalimuot man po ang ating daigdig, ilabas pa rin po natin ang ating mga ngiti. Stretching po tayo sa mga may kakayahan ding mag-stretch pa upang mapanibagong sigla at lakas po tayo tulad ng isang agila. Halina mga kapatid at tayo po ay sumandaling makinig sa tinapay ng buhay na pinamagatan kong Be an Eagle. Hango po ito sa lumang tipan sa aklat ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 40 verse 31 na ganito ang sinasabi, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." During Isaiah's lifetime, dumanas ng matinding paghihirap po at pagkabalisa sa politikang bansang Israel nang sumalakay at sinakop ng mapaniil na makapangyarihang bansa ng Assyria. Nawala ng pag-asa ang bayang Israel. Iniisip nilang sila'y pinabayaan ng Diyos, kaya't naitalang kabanatang ito ng aklat ni Propeta Isaias na ito ang siyang naglalaman ng mga pangako ng pagtubos at pagpapalaya sa kanila sa pagdurusa. Isinalaysay ng Diyos ang magbibigay ng kanilang kapangyarihan sa mga nanlulupaypay at may pagkakaloob sa kanila ang pagpapanibagong lakas at sila'y mayahalin tulad sa isang agila na pumapailan lang sa panahon ng pagsubok, hindi napapagod at hindi manghihina. Sa ancient Hebrew culture po, ibinibilang nila ng agila ay makapangyarihang mga mandirigma na lubos ding nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Dinadala ng mga agila ang kanilang mga anak na agila sa ligtas na lugar, malayo sa anumang banta ng panganib o ng mga mandaragit. Ang mga agila po ay kilala rin sa kanilang lakas at tapang sa panganib. Sa magulong panahon, kapag dumarating po ang bagyo, sila'y pumapainan lang at nilalagpasan ng ulap upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. Bakit kaya nais ng Panginoon na matulad tayo sa isang agila? Ano ba ang taglay ng agila na dapat ding taglayin natin bilang mga tao at bilang mga mananampalataya? Una po, strength. Ang agila daw ay kapag na-reach na nila yung edad na 20 hanggang 30 na taon, ay dumaraan din daw sila sa painful process ng transformation. Ang kanila pong mga beak o yung panuka nila at mga kuko ay inihahampas daw nila ito sa mga rocks, sa mga bato para mapalitan ito ng bago. Napakatagal na panahon pala ang kanilang paghihintay para sa pagta-transform nilang ito. So kapag napalitan ng bago, mapanibagong lakas uli sila. May magkagamit na uli sila sa kanilang pakikidigma. At ganito rin po may halintulad ang mga mananampalataya sa mga agila. Sa mga panahon ng mga hamon at pagsubok ay tayo ay matutong maghintay, magtiwala, manatiling tapat at umaasa sa Diyos. Magkakaroon tayo ng panibagong sigla, lakas at kapangyarihan sa pamamagitan nito. Ang lakas natin na ito ay nagmumula sa Diyos at hindi nang sa ating sariling lakas. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng malawak na perspektiba sa buhay. Dahil ang agila, meron po silang malawak na perspektiba. Ang mga agila po ay nagtataglay ng superior eyesight at nakikita nila maging ang pinakamaliit na bagay. Kahit sila po ay nasa itaas, makikita nila yung maliit na bagay sa lupa o yung may kalayuan. Kahit na daw po ito'y mayroong 25 to 40 na miles. So biruin po ninyo, mahaba po yun, malayo. Pero kayang-kaya nila itong makita. Ang agila po ay mayroon daw ability na makakita o makita ang mas malaking larawan kahit sila ay nasa itaas. At tayo pong mga mananampalataya, inihahalin tulad dito. At nais ng Diyos na maging tulad tayo ng agila na magtaglay na malawak na pangunawa sa buhay at sa mga bagay na kaganapan sa ating kapaligiran. Magkaroon tayo ng karunungang nagmumula sa Diyos upang maunawaan natin ang alinmang kaganapan dito sa daigdig at sa mga nagaganap sa ating mga buhay. Pangatlo po, may kapasidad na magtagumpay sa mga hamon ng buhay.
Ang agila po ay kahit na sa panahon ng bagyo, sila po ay sumusulong, pumapailan lang. Nilalagpasan nila ang ulap kahit na mayroong kulog at kidlat, sinusuong nila ito. Dahil sa panahon daw po ng storm na aabot ng agila ang kanilang pinakamataas na paglipad. The more na mataas ang kanyang lipad, the more na malalagpasan at magtatagumpay siya sa pagsubok. At bilang mga anak ng Diyos, anuman ang ating kakaharapin pong hamon at pagsubok ng buhay, taglayin awa natin ang katangian ng agila upang tayo din po ay magtagumpay. Yun pong phrase na binanggit na they shall mount up ay translation po, ang translation po nito sa salitang Hebrew ay ala, which means to go up, ascend, to go up over a boundary. Sinasabi po ni Propeta Isaiah sa mga pangako ng Diyos na magbibigay siya ng panibagong lakas, lakas ng loob na ma-overcome ang mga obstacles kung ang bayang Israel lamang ay magiging matiyag at magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Biblia po mga kapatid ay nagsasalaysay ng kasaysayan ng iba't ibang panahon at kaganapan, iba't ibang karanasan ng mga tao noon. At dito mababasa natin papaano binabago ng Diyos ang mga tao. Kung nais nating magkaroon ng panibagong sigla at lakas, marapat na tayo po ay nakakikilala sa Diyos na ating sinasampalatayanan at pinagtitiwalaan. Kung ano ang nature at karakter ng Diyos, dapat po magkaroon tayo ng kaalaman. Kung kaya tayo po ay laging magbasa, makinig, magnilay, magsuri, magkaroon ng tamang interpretasyon sa ating mga binabasa sa banal na kasulatan upang tayo ay magkaroon ng gabay sa bawat araw ng ating buhay. Napakahalaga po yung tamang pagkakilala natin sa Diyos upang sa gayon, sa bawat mga kinakaharap po natin sa ating mga buhay, alam natin mga kapatid na ang Diyos ay mayroong kapangyarihan na bumago sa buhay at buhay natin at buhay ng kanyang buong sanglilingkod. Dahil siya ay Diyos na lumalang at makapangyarihan nga. Over the centuries po mga kapatid, ang batayang teksto na ating ginamit ay nagbibigay ng comfort at encouragement sa lahat ng tao na naghahanap ng kanlungan ay sa Diyos. Maging po sa ating kapanahunan, sa ating pandemyang nararanasan, sa iba't ibang yugto ng ating buhay, ang biyaya po ng Diyos na makapangyarihan, lakas at courage para sa mga may kapaguran, pag-asa para sa mga nawawala ng pag-asa ay kanya pong ipagkakaloob. Willing lamang tayong maghintay sa Diyos sa panahong ibibigay niya sa atin sa pagtugon sa ating mga panalangin at mga pagdulog sa Kanya. God will be with us, always with us, in all the difficult circumstances of our life. Sa atin pong panahon may mga kahirapan man, marami na po sa atin ang mga naiinip kung kailan matatapos ang lahat ng paghihirap natin sa ngayon. Halos lahat ay umaasa na magbabago ang sitwasyon at babalik sa normal ang lahat. 2 years na po tayo na nakakulong sa pandemya at nakikipagtunggali dito. Marami na mga nagbuwis ng buhay at mga nangawala. Ngunit sa ganitong situation, wala po tayong ibang aasahan at magiging kanlungan, kundi ang Diyos na nakakaalam at may kontrol ng lahat. Hindi po bingi ang Diyos para di niya marinig ang ating pagdaing sa Kanya, para hindi niya marinig ang pamimighati ng Kanyang mga anak. Hindi rin maiksi ang mga kamay ng Diyos upang di niya maiabot sa atin upang tayo ay damayan. Patid ng Diyos ang ating kalagayan, nakikita niya ang lahat ng ito. Ang lahat po ay mayroong hangganan, ang paghihirap ay may hangganan. At habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa daigdig na ito, kumapit tayo, lumapit at magtiwala sa Diyos na ang lahat ang siyang patuloy na kasama natin. Magtiwala tayo sa Diyos at buong katiyagaan tayong maghintay at umasa na mayroong bukas para sa ating lahat na mabuti. At habang naghihintay tayo sa Kanya, umaasa makikiisa tayo sa pagsugpo ng pandemyang ating kinakaharap. Sinabi po ni Clive Staples Lewis, isang British writer at lay theologian, "Pain is God's megaphone to rouse a deaf world." Sa pamamagitan po nito, ginigising tayo ng Diyos sa ating mga pagkakatulog. Ginagamit din po tayo ng Diyos upang mabigyang solusyon ang malawak o malawakang suliranin. Magbatahan po tayo sa isa't isa.
magmalasakitan, mag-arugaan. Nais na makita ng Diyos sa atin ang isang caring community na hindi lamang sarili ang iniisip. Nais na baguhin ng Diyos ang ating mga katigasan ng ulo at puso. Nais ng Diyos na maglagak tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Nais niyang magkaroon tayo ng pagbabago at bumaling sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo'y mabuhay na nakaugnay sa Kanya, umaasa sa Kanya, hindi sa mga bagay na may hangganan at madaling mawala. Nais ng Diyos na tayo ay lumago at lumakad na kasama Siya sa ating daily walks of life. Patuloy po tayong dumulog sa Diyos at hingin natin sa Kanya ang lakas na kailangan po natin sa bawat araw, lakas na tulad ng isang agila, upang maharap natin ang mga hamon ng buhay na dinadala nito sa atin. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Nawa po ang refleksyon na ito ay makapagbigay sa atin ng pagpapanibagong lakas at sigla, at naway samahan kayo ng Panginoong Diyos sa inyong mga kinakaharap na karamdaman, pagsubok at mga hamon ng buhay. At patuloy nawa kayong ingatan sa inyong paghahanap buhay, at nawa ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga sambahayan ay igawad sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Bye.